Grabe yung ano, yung last interview ng media sa ano, kapatid ni Carlos yun. Yung kapatid niya si Andrew, yung mamakaawa dun sa ano. Mag-PC ka na lang. Mamakaawa dun sa girlfriend ni Carlos yun na humingi ng sorry na lang si Carlos yun. Mamakaawa siya para ano, mag-sorry si Carlos yun. Malaking, malaki rin kasi participation talaga ng babae. Kasi first time rin talaga na in love ni Carlos. Diba? Pero hindi ako pag-usulan. Nakikipag para ka na ipag-complete sa sarili ko. Mami! Punta ko sa inyo dapat po ng mga daw. Oo. Mami! Oo. Saka doon nagsisimula yung ano. Pare, kung ayaw man sa'yo. Diba? Kay ate, marunong. Kung ayaw man sa'yo. Hindi dapat ligawan mo. Bagay kasi, western kasi sila. So, hindi western lumaki yung babae. So, meron siyang, ano, meron siyang hormones, no, ng mga western na pag ayaw mo, ayaw mo. Pag gusto mo, gusto mo. Ganun. Yung, kumbaga, straight to the point. Okay. Kung ayaw mo, okay. Ganun. So, iba kasi yung culture natin talaga dito sa Pilipinas. Na pagka... Pero pagka, dapat diba, kasi minsan sa religion, ano, example na lang pag sa religion, kailangan mag-adjust ka rin. Diba? Lalo na yun, mas importante yun, diba? Oh. Ano yun ang culture. Talagang kahit sabi mo gano'n ang ugali, kaya nga. Saka, nakakaawa yung mga kapatid. Biruin mo, iiyak yung kapatid mo through media. Ayun, umiyak? Yung last interview sa kanya. Yung pag-uwi dito. Ibig sabihin, talaga natasaktan na rin yun. Umiyak yung mga kapatid. Siyempre, nanay. Tsaka, tsaka diba, ako para sa akin, ang OA na nung support nung babae, na hanggang malakan niyang pusang galan. Huh? Which is dapat. Hindi mo ba napanood yung pagbibigay ni ano, BBM, ni PBBM sa ano, pera ni Carlos Yulo na bonus ng malakan niya. Alos lahat nandun. Naging memes na yun eh. Naging laman ng memes na hindi siya pinansin. Yung una kinamayan siya. Tapos nung kakamay ulit siya, inisnab na siya ni PBBM. Siyempre, ramdam ni PBBM yun. Siguro nasa isip ni PBBM. Kung saan gala, wala ka namang ano rito, wala ka namang salama kayong papel, di ba? Carlos yun yung nanalo. Anong ginagawa niyo rito? Pati yung may galap ka rin. Pati yung ano yung isa, yung ewan ko yung gold na ewan ko nanay yata ni Chloe, hindi ko alam kung nanay ni Chloe. Yung may kasama si Carlos yun, yung matanda. Ay, yung may kulay ang buho. Oo, yung matanda. Yung mama. Hindi rin pinansi ni President PBM. Siyempre, magulang si President PBM, nararamdaman niya. Yung daw yung ano, tumayo at sumukaw sa kanya. Patarantaduan yun. Diba? Kahit sabihin mo gano'n. Katarantaduan yun. Sabihin mo pa rin nanay dapat. Nanay. Magulang. Hindi na sa nanay. Kahit huwag mo nang tingnan na nanay. Tingnan mo na lang bilang tao. Pagiging tao na lang. Kung tao ka. Ganun yun eh. Kung tao ka. Diba? Kaya nga diba sabi ko, madalas mong naririnig sa akin yun, na pag sineser mo ng putong panganay natin, kahit hindi mo na kami tignan bilang isang magulang, tignan mo na lang kami bilang isang tao. Kahit ano na lang, kung paano ka mag-respeto ng mga tropa mo, ng mga tao, sa paligid mo. Ganun mo na lang yung kami tignan.
Kasi minsan kasi na-overwhelm yung mga anak natin na feeling nila o hinahanap nila nandun sa babae. Pero kaya na-overwhelm sila eh, sa mga bagay na bago sa kanila. Alam mo. No, which is first time mo pa lang, hindi ka pa talaga ba throughout ups and downs na gano'n ka, diba? Buti sana kung makakakuha sila ng partner na ayun, tulad natin. Siguro hindi lang naman kagaya natin. Diba? Marami pa dyan. Marami pa dyan na ano, na nakaka-relate na through ups and downs, diba? Talaga nagsasama sila. Magkasama sila. Yung kahit na tipong tipong yung pagsasama nila kahit isang beses na lang sila kumain, diba? Paranas natin. Papakain lang natin anak natin kahit na hindi tayo kumain ng kanin sa isang araw. Naalala mo yung pinaghatian natin yung isang beses, diba? makakain lang si Clay ng kanin dahil wala tayong pansahin. Gusto na kaya ngayon yung nanay ng Lord? Parang iniisip ko tuloy. Parang nasarap niya kape. May ano pa, tubig? May mainit pa dyan, nak? Wala. Sarap na siya pagkwentuhan yung mga ganito na related. Tama yung ano, chill ng kwentuhan. Kasi naging hot topic yan. Pero kung tutusin dapat, formality yan ng ano yun. Formality yung pag-uusap ng pamilya. Na nasawsawan na natin, nasawsawan na ng social media. Pero hindi mo iwasan yung kasi ubing na nabawal. Hindi mo masisisi rin yung mga tao kasi lalo yung mga nanay mismo or mga anak na malalapit sa si mami din nga eh. Nag-comment na eh. Mahal ka ng nanay. Isa lang masasabi ko sa'yo, sabi niya yung Mami D. Carlos Yul. Mahal ka ng nanay. Kaya ganyan. Mama ni Pacquiao. Di ba nagkaroon din sila ng issue nun? Ayaw ni Mami D. Dun kay Chinky. Diba? Kaya siya mukha nga daw. Pero hindi pumatok diba? Sa Chinky. Oo, saka hindi dumating sa point na pinaramdam ni Pacquiao na diyan ka lang. Diba? Diyan ka lang. Inisantami niya. Every point ng laban ni Pacquiao, laging highlight si Mami. Nagigimix nga si Mami Dino, di ba? Ewan ko ba sa mga tao, minsan pagka magulang mo yung ano, sabi na, andyan naman yung epal, diba? Siyempre magulang yan eh. So, sinong unang magiging proud yan? Magulang yan. Yan ang unang magiging proud. Lalo na pagka, mainit. Bakit? Naligo ka na? Daddy's girl. Gymnast. Babae at lalaki. Nagka-train. Hindi na, iniinis kasi kung kapatid pa yung mga kakao. Pwede na, kung talagang pure, yung pagmamahal na kay Carlos, pwede mo naman siya, kumari ako, na, ano, Carlos, nanay mo pa rin yan, di ba? Nanay pa rin natin siya, kumbaga. Kahit sa privado man lang, saka malaking ang participation ng babae diyan. Pwede niyang sabihin bilang isang partner. Pero kung ayaw niya talaga,
Halata naman ayaw niya talaga eh. Parang nakikipag, yung pinakapangit na nakikipag-video sa sarili. Oo. Tsaka, walang mararating yung mga, oo, oh, ganyan. Alam mo yung pera ni Carlos Yulo, may mararating yan pag ganyan. Wala. Kasi alam mo ba, hindi mababadyan, hindi maaano yan ng maayos. Kumbaga, hindi magagamit yan ng maayos. Ganyan. Pero pag nanay, ang jowa, oh, ang asawa, mapapalitan mo yun. Pero yung nanay, kahit balibalik na rin yung ibang universe, nanay pa rin. Siya lang, doon pa lang pala din ang galit yung isa ibang universe. Oh. Panay, isa ko sa ganyan. Yung baba, ako hindi ko naman din tinanong yung store ng nanay mo. Pero nagulat, nanay mo yung gusto sa akin. May side din, di ba? Yung ibang kamag-anak. Wait lang, ayaw sa akin. Pero anong ginawa ko, di ba? Pinakita mo. Deserve ako ng pamangkin. Sila. Kahit may nangyaring, ano, yung bonding argument. Saka natural yun. Natural yun. Ayaw nga. Ako nga, di ba? Pero kasi isang bagay lang yung pipigil mo sa manila. Despite lang doon. Saka maghihil yun, di ba? Tulad ni dati, ni, di ba, ayaw sa akin ni dati, para sa, ayaw sa akin ng mga kapatid. Pero, di ba, maharap pa rin ako, may respeto pa rin ako bilang. Tinitignan ko sila bilang isang tao, di ba? Hindi ito dumarating to the point na, ay, bastos ka sa akin, hindi ko harapin ito, di ba? Hindi, magpaka-professional ka. Kung professional kang pinalaki ng magulang, professional ka. Lalo na atlet ka. Diba? Tapos, maraming tumitingala sa yung kabataan na gusto nila bilang atleta na maging kagaya mo. Pero, nadudumi sa yung galing mo sa pagiging atleta dahil nga sa pag-ugali mo. Pinakikita mo ugali. Kasi kaakibat yan ng mga ano eh, ginagawa mo sa buhay. Diba? Kaakibat yan. Laging kadikit yan. Parang ano, mga artista. Ang magaling umarte yan. Tingnan mo pagka nabalitaan nila na ay masama ugali ng tao na yun. O, lumuluma. Diba na-apekto at pasikatan nila. Kasi nga, may mga bagay talaga dito sa mundo na kailangan pantay. Kailangan kontrolado mo yung emosyon mo bilang isang artista, bilang isang atleta, bilang isang basketball player, o kahit na ano pa, bilang isang vlogger, tulad natin. Diba? May mga bagay na nahuhusgahan tayo. Diba? Ay, yan, sipi ko. Diba? Mga ganun. Diba? Na, kita ko bilang balasubas ako dito sa social media, pero diba, nung nakilala nila ako sa personal, kulit pala ni Pikwa. Malambing pala si Pikwa, approachable pala si Pikwa. Ibang-iba sa kami. Diba? So, meron kasing, ano eh, karakter. May karakter kang pinapakita. Through social media, may karakter kang pinapakita. So, BBM, oo, oh, diba? Sobrang tayinig sa personal. Diba? Di makabasa ang pinggan. Alos pagka tinanong mo si BP, si BPM na ano, ang kausapin mo. Isang tanong, isang sagot. Diba? Yun lang. Kung hindi mo kausapin sa personal si BPM, mapapansa kayo ng laro. Press kayo. So, nagiging madaldal lang naman yung pag may camera, yan. Hindi, totoo ka mo ng camera. Oh, yan. Kasi, kausap ka. Kasi nga, ano, pangit naman yung magkasama kayo tapos wala naman kayo pinag-uusapan. Mag-open topic ka. Hindi ba? Saka, ano yan eh. Diba? So, ayan, tulad yun. Example din, diba, kay BP. Nangyari rin yan eh. O, na hindi sila nagkasundo ng nanay niya. Diba? Pero dumating sa point na nanay pa rin niya yun. Nanay niya, diba? Hindi pa rin niya natiis yung nanay niya. Kasi nanay.
Diba? Marami talagang bagay na kailangan mong isurrender sa ano, diba? Sa lahat ng ginagawa mo. Pero ang pinakamalaki ng diba? Kaya malaking bagay or malaking participation yung magiging ano dyan, magiging papel ng ano, diba? Sa ano na yan, pagbabati niya. Kaya nagiging matigas lang si Carlos yun. Kaya hindi na sinong ano rin. Parang dagdag, sa akin naman, parang siguro kaya din gano'n si Carlos yun. Ano rin, na parang ginagatulon din kasi yung babae, yung girlfriend niya. Kasi diba, saka dapat siya yung nagpapayin. Sa panahon at saka moment na ngayon, sino lang ba malalabasan ni Carlos yun ng ng sa loobin, di ba yung girlfriend niya? Kasi kung naniniwanagan si Carlos yun, kung positive yun yung sinasabi ng girlfriend niya, di ba? Kumari, ikaw, si mama, ganun, alam mo, nanay mo, dapat ganun. Sa kamaskit na part doon, na until now, usang dala, yung sa interview ni ano interview ni Carlos Luno, sinabi niya na yung pauwi na siya ng Pilipinas, sabi niya na namimiss ko na si ano mga supporter ko, mga ka-teammate ko, especially yung ano daw mga magulang ni Chloe. Hindi nga niya nabanggit pamilya niya. Hindi nga man lang niya nabanggit mga kapatid niya. Ganun siya kataas? Ganun ka. Hindi ko alam saan siya umugot ng ano, kabastusan na ganun. Bastos yun. Ganun. Pinakita mo kung anong level. Oo, mataas ang level mo sa pagdating sa sports. Na katimpalak na sinaliyan mo. Pero mababa level mo bilang isang tao. Pinakita mo lang. Hindi panghuhusgat ang sinasabi ko. Siya yung nagpakita eh. At definition yun ng ugali ng isang tao. Kung mataas ka, mataas kang uri ng tao o mababa kang uri ng tao. At doon pinakita niya kung gano'n siya kababa. Diba? Definition yun eh. Lahat tayo may definition ng pagkatao natin. Kung anong klase tayong tao. At so, nababasi yun sa ugali. Parang may napanood ako, please, na sa Facebook lang na ano yun, na ito yung taong sumuporta sa akin. Globe yun. Then, mulat sa moon. Tapos, ang nagpakita sa camera, yung pagyakap, yung may kulay ang buhok. Oo. Hindi si, hindi ah, yung girlfriend, yung tinuturing niya. Oo, yung tinuturing niya na ano kayang pakiramdam? Alam mo yung iisipin mo na lang parang magiging pakiramdam ng tunay mo na lang sa ginawa yung sinabi mo nyo. Correct. Napakawalang. Sa ano? Yung sa Malacanang, di ba? Wala kang papel doon kung tutusin. Wala kayong papel doon. Oo, anong ginagawa niyo? Bakit nandoon siya? Diba? Parang ang pinaramdam na nakaroon sa kanya na walang pakialam sa kanya, di ba? Ang nag-trending talaga yan, yung pagtanggap ni Carlos Luro ng pera galing sa Malacan. Galing sa lungsod ng Maynila. Puso na lang sa lahat ng camera na andong kayo. Eh, natural. Masasabihan kayong Epal. Masasabihan kayo Atrevida, di ba? Kasi, may ano eh, may mga... Parang gusto mo, yung attention ng crowd na nakay Carlos, gusto mo, ayun sa akin din, dapat nandito rin yung attention mo kasi nandito, kasi doon siya. Oo. Yung ganun. Yung support mo, pwede namang ano eh. Pwede namang yung ganun mong pagpapakit sa boyfriend mo, pwede mong gawin sa bahay lang, sa private lang. Pero yung support mo, pwede mo pa rin ipakita. Parang alam mo yung hindi ka naubusan ng energy sa pagpapapansin. Yung ano lang, yung kunwari ikaw, vlogger ka. Tapos, ayan, may mga event kayo. Proud ako, pero hindi ako makikiebal sa ano mo. Saka meron niyang ano, memes na yung pagbaba ni Carlos Luno. Yung babe ko nga.
yung babe ko. Babe. Saka merong memes na, ano, na umalap. Na yung... Nasa kwarto na. Overreact daw yung girlfriend ni Carlos Yulo. Doon sa, ano, part na pagbaba ni Carlos Yulo. Sobrang excited nung babae na parang hindi niya nakasama si Carlos Yulo. Saan? Doon sa pagbaba niya. Kasi samantala kasama siya, tapos ang OA nung pagkalun niya, yung pag... tapos siya umakap siya kay Carlos Yulo. Nung may nagpapapiglo, umakap siya. Parang alam niya, natutuwa siya na ganun. Pero ang OA daw kasi... halatado na siya ng mga tao. Ko-comment yung mga tao. Baga, may side comment yung mga tao na, ang OA mo, girl, halos ikaw nga kasama ni Carlos Yulo. Kasi mapapansin mo kasi, umakariak ka parang hindi kayo nagkasama. Oo. Para kasi yung OA nung, ano, kasi makikita mo kung ano yung tawag doon. Organic na saya na ugali mo, organic na tawa mo, hindi yung scripted. Alam mo, parang bilet, para lang makita ng iba na tumatawa ka. Oh. Kahit anong tungay niya mata mo, pero pag hindi bilet yung tawa mo, wala. Parang ano, hindi totoo. Saka mahalata talaga ng tao yung peke. Pero alam mo, Mark, may ano, darating yung araw na pagsisisihan niya. So kapag ka hindi na sila pinag-uusapan, uh-huh, darating yan. Yung panahon na pagka nagbiwalay sila ni Chloe na yan, tignan natin siya babaksan yan. Diba? Pag nag-aaway na sila dahil sa pera ni Chloe, tignan natin kung ano. Bilang mo na lang may ako. Ano din, diba? May... sino ba yung nag-issue ng gano'n dahil sa happy sa pera, parang nag-awis? Yun yung pinakangunang... Si Lahir! Sino ba yun yung... Yung naglabas na si nag-away... Si Tim Sawyer? Oo. Yeah. Ah, yung issue ni Tom Sawyer, sa ni Ana Roses. Tim Sawyer? Anong Ana Roses? Sino ba yan? Yung ano si... Ana Roses. Ana Roses? Biglang paano nabiyo? Na po si Ana Roses? Si ano ang pangalan mo? artista ni Ana Roses. Ha, Bold Star pa yung binanggit. Ana Roses, hindi Bold Star si Ana Roses. Sexy Star, oh. Hindi Sexy Star yun. Ano yung Sexy Star? Partner ni Andrew Eon. Kaya nga, Sexy Star. Ani Robin. Oh, Sexy Star. Hindi Sexy Star yun si Ana Roses. Crush mo yun. Hindi artista. Hindi ano yun. Sexy Star yun. Ano yun? Hindi nagde-daring yun. Oo, maganda yun si Ana Roses. China, yon China Roses. Si China. Ana Roses. Ana Roses. Yung 90s pa yun, Diyos ko. 90s ko pa kakas yun. Si Ana Roses. Saka si ano. Sila Gitonji. Sila... Sino pa ba? Si... Christina ano, Gonzalez. Yan. Ang mga patangkad moment ko naman nun, sila Rosana Roses. Sila Rosana Roses, sila... ano, makala nun, sila Asunta de Osi, sila... Biba Hot Babes lately na yun, malaki na ako. Pero yung mga na, dati, sila, no, mga sexy star, no, yung mga patangkad. Mga BHS pa. Hindi ka naman tumangkad. Uy, tumangkad ako. Hindi ka tumangkad. Tumangkad ako nun. balik tayo doon sa topic. Ano Roses ka pa kasi nalalaman? China Roses nga. Nagkamali lang ako. China Roses. Kinakain siya. Wala. Mapunta naman tayo dun sa ano, kay BBM.
kasi maraming lumalabas ngayon. Diba na, alam ko hindi ka masyado sa politics nanonood. Ako lang yung mahilig sa politics. Kasi nga, politics ever since may pinapakailaman ko yan. Kasi nga, yan lagi ko sinasabi sa'yo na putante tayo. So, may karapatan tayong mangyala. At the same time, pera natin yung ginagastos ng mga yan at pinapasahod sa mga yan. Yung pinapaikot sa bansa natin. Pera natin lahat yan. So, bawat tao sa atin may karapatan bigay ng opinion regarding sa mga budget, sa mga nangyayaring issue sa mga sa bansa natin. Kaya, yung topic ngayon, ito si Jimmy Guban. O, alam ko hindi mo siya kilala. Pero tatanungin lang kita. Alam ko hindi mo kilala si Jimmy Guban. Pero, may mga siniwalag kasi siya. Na ang explanation niya noon, ang explanation niya kasi, nakulong siya, nang siya lang. Kumbaga siya lang yung diniin. Na may nasabat silang, alam mo yun, na 2018, naging balita yun sa Cavite. Yung isang, sa shipment ng droga na nasabat nila. Si Jimmy Guban pala yung nakasabat nyo. Which is, natagpuan yun sa Cavite. Ngayon, parang pinalabas ng Duterte administration nun na si Jimmy Guban ang may kagagawan or nagtago nun. Oo. Kaya pina-arresto agad si Guban. Siya raw yung drug lord. Ngayon, itong si Jimmy, nagsalita ngayon sa ano. Kasi dati, sa Blue Ribbon Committee, nung inimbestigan siya, intel kasi siya ng Fidea. So, ex na siya ngayon. And lifetime sentence ang inano sa kanya. Siyempre, para hindi na makapagsalita, hindi na diba? So, ngayon, nasa position kasi yung ang katwira niya, nasa position na yung nag-aakusa sa akin. Presidente ng Pilipinas yung nag-aakusa sa akin. Nagdiin sa akin. May magagawa pa ako. Siyempre, naandun lahat nga naman ng power. Na kay Duterte that time ng power. Diba? Which is, maintindihan mong mabuti. Tama nga naman, may valid point, may punto. Diba? Eh ngayon, kaya, kasi kine-question ng ibang congressista yung niya, yung pagsasalita niya ngayon at iniba niya yung statement niya. So sabi ni wag dongka. Sabi ni Jimmy, totoo na yung sinasabi ko ngayon kasi iba ng administration. Kumbaga may karapatan na akong lumaban. Kasi hindi na sindikato yung nasa gobyerno. Malaki kasi yung sindikato yan, droban. Talagang pure Chinese ang mga transaksyon mo dyan. At binanggit nga nito ni Jimmy Guban na merong isang Duterte na kasama dyan sa shipment na yan. At yan nahuli nila kasi. So pinalabas na lang nila na si Jimmy Guban yung may-ari ng droga na nasa bansa. Unfair sa kanya yun. Saka, imagine ha, hindi na investigan yung, kasi kung merong dyan, kung si Guban nga, o si Jimmy Guban ng salarin dyan, di dapat nakakulong din yung mga kasama niya. Imposibleng isa ka lang nag-ship niyan. Imposibleng ikaw lang mag-isa nag-transact niyan. Meron at meron mga kasama katapado ang wala. Diba? Kaya yun yung kine-question. Bakit ikaw lang? Diba? Yun yung palaisipan sa sa committee ngayon na parang, oo nga naman, bakit isa ka lang na nakulong? Ba?
bakit hindi naimbestigan yung shipment cargo, cargo shipment company? Siya lang kasi. Oh, yung custom. Very important yung custom. Yeah. Bakit hindi naimbestigahan ng nagkarga? Kung sino yung nagkarga at naglipat, di ba? Sa Cavite. Oh. Lahat yan, ano yan eh, kumbaga kasama lahat yan. Oo, kasama lahat yan dapat sa imbestigahan. Eh hindi, that time, 2018, sa Blue Ribbon Committee, halagang dinikdik si Jimmy Guban. Siya lang talaga ang imbestigahan. Sa kanya lang nakapokus. Siyempre nga naman, malakas eh. Oh, kaya binanggit niya si Pulong Duterte. Na, yung anak ni Duterte. Oo, yung anak ni Duterte. Siya yung, ano, siya yung isa, yung partnership yan sa ano na yan, shipment na yan. Diba? Pagpalagay na natin na 80% na sinasabi ni Guban, totoo 20% ang hindi. Diba? Or 20, dun sa 80% kasama siya. Pagpalagay na natin kasama siya, pero dapat kung makukulong si Guban, may kasama yung pinakang ulo. Kagamitan lang si Guban eh. Intelligence yan. Kagamitan yan. At napakalaking sindikato niyan. Diba? Napakalaking sindikato niyan. Hindi yan ano basta-basta. Diba? Maraming kasama dyan sa sindikato na yan. Yan ang dapat supportin dyan. Tapos ang ano, ang pang-cover up nila dati na, di ba nung si Diego ng presidente, papatay nila ang ano. Adik. Oo. Diba? Pinatay, pinapatay nga niya yung mga adik eh. Kaya nga, small, ano? Small adik lang. Tsaka yung iba, ano, parang na ano na lang, na kumbaga, titingnan nila sa drug watch list, di ba? Tapos, may quota kasi sila that time. Bawat ano, oo, may quota yan. Bawat, ako yung, ano, yung time na, ano niyan, nakaupo si Digo. May napanood ako noon na napagkamalan lang nila. Ah, oo. Alam ko yan. Oo. Napagkamalan lang nila, inutusan lang ng magulang. Oo, bumili. Bumili. Tayo na, tapos patay na. Nagigigil yung tatay. Diba? Nagigigil yung tatay. Tapos meron pa yung isa sa Malate na balita na timbuang na. Nag-ano lang, napunta lang siya sa Malate. Addict daw. Eh wala na. Tapos kasi no na lang yung taniman nila ng droga yan. Pagkamatay. Parang ma-segue lang yung tao. Yung ano, yung na may ginagawa sila. Na may ginagawa ang administrasyon. Pero yung totoong drug lord, nasa poder pala nila, di ba? Siyempre, ano mo yan? Kikilingan mo yan, anak mo yan eh. Diba? Siyempre, kikiling, itatago mo yan. May ano pa dyan eh, may benepisyo pa dyan sa Chino eh. Diba? Eh, ang Duterte administration, no, pro-Chinese talaga. Oo, pansin mo. Kaya nga pinalagyan ng barrier eh. Wala siyang pala sa South China, so, diba? West Philippines eh pala. Diba? Sa West Philippines Sea. Talagang, ano, ngayon lang tinanggal yung barrier na yan. Yung BBM na. Tinatanggal ni BBM yan. Yung President BBM. Kaya maraming tuwan-tuwa. Kaya natin pala lumaban eh. Bakit yung dating administration, Duterte, para tayong tuta. Diba? Wala palang magagawa yung China kung makikipag ano tayo eh, di ba? Kung makikipagmatigasan tayo. Di ba? Kasi kung sila nga nakikipagmatigasan. Mangingisda eh. Ngayon, no, tingnan mo yung mga mangingisda, may free will na. Na maka sa ano ulit. China. Ang mga Philippine Coast Guard. Kasi nga,
mahina yung ano natin, malaki yung barko nila. So, pangaharas na yung ginagawa. Yan pala. Kung sakaling dumating man yung gera na yun, kung sanggal, marami rin lalaban Pilipino. Pala. So, hindi tayo. Kaya ikaw, anong masabi mo? Sa issue ng droga ngayon. Grabe nila pinaitot dati yung mga Pilipino. Yung panahon ni Digo. Ang galing ng taktika nila. Parang paniwalang-paniwala yung halos 80% ng Pinoy na talaga. Oo, paniwala ako. Pinoto ko siya. Siya yung sagot sa mga... Baga nabudol nga ako eh. Diba? Sayang yung boto. Yung sabihin, tama yung iba dati na palabas lang nila yan para matakpan yung mga kasalanan nila na ayaw nilang masilim. Na yung ano nila, hidden agenda nila sa kailalim nila liban ng loob. Actually, binay ako nun eh. Oo. Diba? Binay ako. Pero nakita ko na masasayang ang boto ko kasi sobrang sira na si Binay, sobrang sinira na nila si President, Vice President Binay. So, ginawa ko. Kesa masayang yung boto ko, hindi na pang mananalo si Binay. Duterte na lang. Hindi mainit si Duterte. Kaya, speaking of Binay, yung binibintang naman nila sa mga Binay, ako bilang Makatisen. Ano kasi, sabihin na natin, may kurakot sila, pero grabe naman yung balik nila dun sa mga tao. Mga napapakinabangan pa rin yung taks. Oo, tignan mo ah. Magmula sa senior citizen. Diba? Sobrang laking bagay. Sa buong Makatisen, sa gamot pa lang, diba? Oo. Sa maintenance. Sa gamot pa lang, pag nagpapa-check up, lalo pag nundis ka, wala kang babayaran talaga as in. Yung mga vitamins, laking bagay nyo. Biro mo, ang monthly na vitamins mo, 800 to 1 to. Mm. Diba? No, which is ginaya ng, noong time na yun, ginaya ng Davao. Oo, ginaya nila. Ginaya ng Davao yun. Tapos ano? Ganito kami sa Davao, tapos yung, bigla sila nagtayo ng 911. Tapos yun sa ano, yung sa... mga estudyante, diba? Sobrang laking bagay, laking tulong yun sa mga, lalo sa mga mahihirap, na wala talagang kakaya na magpaaral. Ginaya ng Pasig, ginaya ng Maynila, ginaya ng Caloocan. Hindi nila mahigitan. Ngayon, ginagaya nila. Pero ang bag nila, parang yung, alam mo yung parang eco bag lang na ginawang bag. Oh. Tapos ano nila, hindi nila mahihigitan yung ginagawa ng Makati. Kasi, di ba, yung panganay natin, nandun siya nag-aaral, ano lang binibili ko sa kanya, brief sando. Di ba? Uniform. Oo. Ilan yung set ng uniform? Tatlong set ng uniform, dalawang set ng PE uniform, may rubber shoes din sila, may black shoes pa sila. Pag naubusan pa ng pencil, ng papel, ng notebook, anak, huwa ka lang ng request. Bibigyan ulit. Hindi mo kailangan bumili. Kaya ngayon mga nasa side, ano, mga side vendor sa mga school ng Makati, minsan lugi eh. Oo. Sila bibili. Walang bibili yung mga kaya, anak eh. Kaya konti lang yung nag-ano. Kumbaga for emergency purposes na. Kaya, ano, nung ano talaga, malaking ano, yung sinasabi nila. Kaya minsan hindi ako naniniwala na sinasabi nila na yumaman ng Binay, dahil napatayo na napaganda nila yung umak, dahil yun. Kumbaga, oo, may ano sila, yung mga budget nila, nakikita ng tao kung saan napupunta. May transparency. Yun sa ibang mga politiko, di ba? Yung kurakot nila, saan napupunta? Sa wallet nila, sa sports car na sa nila. Ano, meron silang news, di ba, na kung saan Makati Sen, yung time na yun. Makati Sen page. Na meron doon nilalatag lahat ng budget. Kaya ano, budget sa ganito, budget sa ganito. Ang mga kapagpatunay kasi niya, yun talagang lihitin yung taga-Makati. Yun yung mga kapagpatunay niya, lalo yung mga panahon namin, o yung mga namin namin, yung panahon namin ng high school, ng gano'n. Sila mga kapagpatunay niya. Tapos yung mga
Kaya maraming ano din eh, maraming lumipat. Tinatanggal. Tapos yun sa ngayon, diba, di ba, kinuha ng tayo. Tinatanggal ko lang si Ibanas Bay. Saka si Jay Guevara. Tulad nun sa nakadikit sa ilong ko eh. Tulad nun sa, di ba, ano bang tawag dito? Sa... Jay Guevara sa si Ibanas Bay ko lang. Wow! Tapos dadalawa lang. Paano yung iba? Ate, kayo dyan. Akin. Nasaan yung sigarilyo? Kaya, ano? Kaya tignan mo ang tagig ngayon. Ang laki ng bashing nila ay ng ano, brush sa kanila ngayon at saka comparison, di ba? Hmm. Di ba, nagbaviral nga eh, yung mga comparison. Kaya, ngayon, yung mga, hindi mo man sabing akusasyon yung bato sa Duterte ngayon. Kasi may pruweba eh. May mga valid ano eh, evidences na ano eh, nilabas. Lalo na sa papel. Lalo na sa mga records. So, nandun yung records nasa ano nila. Kaya next hearing, maganda yung next hearing niya kasi iimbitahan yung mga ano, which is dapat tama lang. Sabi nga ng mga taong bayan, nung sa upload ko nga, dapat talaga, at sa mga live ko, dapat talaga tutukan yan. Panagutin yung dapat managot yan. Kung may kasama man ng Duterte administration dyan sa katarantaduan ng droga na yan, dapat managot talaga sila. Kahit pasahod natin sila eh, tapos siga-siga sila nun, di ba? Na parang kala mo, untouchable sila. Oo. Ganun talaga. Hindi mo kailangan magsiga-siga pag nasa posisyon pa. Tignan mo si PBBM, humble. Diba? Humble lang siya. Kumbaga, hindi siya siga, hindi siya ano professional. Presidente ka ng Pilipinas, makita mong presidente ka. Hindi yung pusang gala. Naging presidente ka ng Pilipinas, para kang tambay ng ano, para kang tambay kay Mama Sixing. Diba? Nadami si Mama Sixing. Oh, para ang ano, tambay doon sa tindahan ni Mama Sixing na mura ka ng mura, di, ano ka ng ano, kumapagsalita ka, daig mo pa yung mga Sputnik. Yung mga sige-sige, sige-sige Sputnik, yung mga pahala, di ba? Kung saan ka lang, para kang kriminal kung magsalita sa publiko. Hindi ganun. No, tapos ngayong nasa ano ka, tapos pagmamalaki mo na, attorney ako, ano ko, asa na jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas, inaanap niya. Kasi dadamputin na siya ng ICC next month. Eh sabi nga ng ballpoint man, sana nga Lods man laban. Sino? Di ano, kasi sabi ni Duterte, dito ako mamamatay sa Davao. Pag pinilit ng ICC. Nadamputin siya. Alam mo yon, laban mo tapos mandadamay ka ng inosenteng mamamayang Pilipino para lang, di ba, kuberan yung ano, tanga ka ba? Di ba? Kasalanan mo yan eh. Tapos gusto mo, i-de-depend ka ng mga tarantado mo rin supporter. Di ba? Nawala rin sa ayos. Pilipinas ka ba para i-depend? Duterte ka lang, tao ka lang. Ayos ka lang. Oo. Kaya pansin mo si BBM, si President BBM natin eh. Pansin mo siya. Hindi siya yung nagtatago sa saya ng sundalo, sa saya ng kapulisan, sa saya ng... Ano, diba? Ginagawa lang niya kung ano lang yung tungkulin niya na dapat niyang gampanan. Wala siyang pakailang kung may bumaliktad yan, umanggan, diba? Kasi hindi naman obligasyon, totoo naman, hindi naman obligasyon ng Pilipino na ano, kahit na sinong tao na ano pa, di ba, na tawag dito, na ilaban ka, di ba? Hindi, ano, yun yung nasa isip ni ano. Oo, saka trabaho, magservisyo sa publiko yung hangarin mo eh, di ba? Yun yung nasa isip ni BBM, yung President BBM natin na,
pusang gala, ba't ko iisipin yung mga threat na yan? Diba? Ba't ko iisipin niya? Ang haring kung ang pinasok ko dito sa pagiging presidente ko, magsilbi sa taong bayan doon sa, dito sa bansang Pilipinas na naumpisa ng tatay ko na pag-asenso ng Pilipinas. Ay, kaya nga tinawag tayong Tiger of Asia nung araw, tapos pusang gala ngayon, Tiger of Asia, China. E samantalang pusang gala, umaangkat lang sa atin nung araw yun. Ng Korean, bumibili sa atin ng power supply, bumibili sa atin ng ano, kasi nga mahirap ang China nun. Malaki ang China, pero mahirap. Sa atin sila naka, ano, ng mga planta. Oh, mga planta, sa atin nila nakuha yun. Yung idealist, ideal na yun, idea na yun. Kaya maraming ang export sa China na nawala sa atin. Kasi dati tayo nag-export ng bigas, ng mga basahan, mga damit. Na, pero kilala ngayon ng tayo, China. Samatos. Kilala ngayon ng China yung mga product nila yung may inang klase. Dahil yung gustong i-ano ni ano, pagpuhusan ng president, bagong presidente natin, kaya nga bagong Pilipinas, bagong mukha. Yeah. Kasi nga, hindi yung para tayong ano, abnormal na yabang dito, yabang doon. Kung sa galagada, ano mo, magyayabang ka. Tapos magmumura ka doon sa, ano mo, sa mga interview, utang ina nyo. Yeah, utang ina nyo lahat. Ano ba? Para lang masabi pili ka maangas na presidente ng Pilipinas. Sa galay, yun yung magiging tatak mo. Hindi ka binansagan bilang ano, bilang matatag, no? Matatag at ano, makatao at mapagmahal sa bansang Pilipinas. Hindi ka nabansagan na ganun. Nabansagan si Duterte, no? Noong time na yun, nabansagan si Duterte na siya ang pinakantarantado na naupo sa ano, bilang presidente ng Pilipinas. Tarantado, imagine tarantado. Diba? O, ano ba ang definition ng tarantado? Diba? Tapos yung mga Duterte supporter, masaya sila kun. Yan ang presidente namin. Papatayin kayo niyan. Kriminal. Alam yung mindset na ganun. Parang napaglima, napag-iwanan tao. Dapat nilang pinangarap ni Bernie, hindi maging mayoros ng Pilipinas. Tapos ngayon, sasabihin ng mga, ano, ng mga supporter ni Duterte, maglabas kayo ng ebidensya, o ayan na, sanggala. Ayan na, yung ano nila. Yung tinatawag nilang karma, bad karma na ano sa kanila. Biruin mo, si Digong, sa ano, sa ICC. ICC. Si Buloy, most wanted. Si Go, most wanted. Tatagure, alis ko. Si Roque, malapit na rin yan. Hindi makita si Roque. At nabisto na rin si Roque. O, nilaglag na rin niya mga amo niya. Kasi, di ba, na ano siya, na dali siya din sa mga ebidensya ng latas. Mga papel. Ba't nga naman nasa pobo yung papeles mo? Kung i-stop mo lang yun na andun. Si Harry Roque. Tapos si, ano pa, si Alanan. Doon si Zara, pinai-impeach dahil doon sa budget na walang proper liquidation na sinumite sa COA. Diba? Nailabas sa publiko dahil karapataya budget yan. At dapat ako, meron pa yan. Meron talaga. Ako nag-liquidate ako, alam mo yan. Kasama ka pa, diba? Diba? Itemize. Tata, presyo, kung saan store natin eh. Okay, yun,
yung receipt number, diba? Kung kailan, diba? Itemize. Diba? So dapat ganun. Ay, kanya-kanya na silang ano. Tapos ngayon kay Pulong Duterte, sa shipment na siya bukod. Hindi na, hindi daw niya makilala si ba yun? Nakulong. Eh, posible daw. Hindi pa daw sila nagkakausap. Siyempre, itatanggi niya yun. Diba? Nabagang buntot eh. Diba? Eh, dati nang inakusahan ng ni Trillanes yan, diba? Senator Trillanes. Inakusahan na yan na talagang siya yung ano, mastermind ng ano sa Davao. Droga sa Davao. Siyempre, ang pinapatay, kaya nga nag-trending yung pinapatay na ano, na kalaban niya na mayor. Pinapatay doon sa loob ng kulungan kasi yung pala, totoo, kalaban pala. Kalaban pala nila sa droga. Drug lord din yun. Kumbaga sa ano, sa Batang Quiapo, si Don Facundo at siyempre, Damon Montero. Pag sila lang ang supplier dito sa Pilipinas, mas ano, so inaalam nila yan. Kuwari, baluarte mo tong, kunwari ah, kunwari, baluarte mo tong Muson. Tapos, pagbaba mo sa baluarte ng Muson, hindi pa kayo naglalapag yan. Pag nakita mo, oh, saan kayo kumukuha niyan? So malalaman mo ano, di ba? Ito sa amin, quality to. Di ba? May mga sales talk din sila dyan, quality to, okay yan, tama nito, ganyan. So testing mo muna, oh, bago ka mag-pulak, di ba? So, ano yan, may kakompetensya sila sa merkado yan. Di ba? Para mga beauty products, lahat ng produkto, 555, Youngstown, di ba? Ang kaibahan lang dito sa sindikato, sindikato sa mga ano, sindikato na sa baba mo na, baba mo na. Sindikato sa sindikato naglalaban. Kaya gano'n. Kaya, abangan natin yung mga susunod na kabanata. Diba? Ako, excited ako. Excited ako na malaman kung sino talaga. Kailangan talaga lumabas ang totoo dyan. Hindi pa pwedeng hindi lalabas ang totoo. Isa lang, anak ko, maniwala ka dun. Pwede ba yun? Drug lord ka, tapos ikaw lang ang isa lang ang makukulong? Eh, paano yung mga kasama mo? Ano yun? Ikaw lang lahat ng trabaho niyan? Di ba? So lahat, may partisipasyon. Lahat na may partisipasyon, makulong. Di ba? Mapababa ka, mapamataas. Kaya, abangan natin yan. Kasi may live ako mamaya. So, live reaction. Tingnan natin. Diba? Kung anong latest. Kasi, ano ko yung itatabi ko yung si Pulong Duterte sa pagdating sa pag-ano niya, pagtanggi niya. So, paalam ka na. And maraming salamat sa inyong panonood, guys. Chismisan. Chismisan lang. Diba, tamang kwentuhan lang. Ligayan lang kami yung mag-asawa ng opinyo. Kasi, bawat, ano nga, eto kasi, hindi masyado kasi ito sa opinion eh. Kaya sabi ko, tara patamurin na mag, ano, magsalita, magboses. Kasi, taxpayer ka po, sandali. May negosyo ka eh. Registrado yung negosyo mo eh. Diba? Babayad ka, nagre-renew ka ng permit. Diba? So, karapatan ka magsalita. Kaya, ayan, kita-kits tayo mamaya sa akin live, guys. Maraming maraming salamat sa pakikinig. Together with my, ayan, my wife. Maraming salamat, guys. Ito nga ulit, si Mirador Picua. Ayan, mag-ingat kayo palagi and God bless. Sabi ko nga, always remember, kung ikaw ay mamamayang Pilipino, may boses ka. Maraming maraming salamat. And I love you all. To all the BBM supporters, I am President BBM supporters. Shout out sa inyo. Solid loyalista. Quality, number one. Quality. Maraming maraming salamat. I love you. Bye-bye.